Magandang araw, Laguna. Ako po si Cabs. At ako naman si Chad. Sama-sama nating pagsaluhan ang magagandang kwento, masasayang karanasan at makabuluhang usapan. Lahat ng yan dito sa Laguna. Laguna. Good morning, Laguna. Good morning din sa'yo, partner. Yes, good morning. Isang tulog na lang, Pasko na. Oo nga, ang bilis ng panahon. Merry Christmas, partner. Merry Christmas. At Merry Christmas din po sa inyong mga taga-subaybay ng aming programa. At kaakibat po ng aming apagbati ay isang paalala. Next week po, sasalubungin na po natin ang bagong taon. 2017 na po. Tama. Siyempre, partner, dahil usapang bagong taon, siyempre, hindi mawawala dyan ang mga paputok. Oo, kasi, siyempre, naka-ingrain na sa ating kultura na pagka napaputok ka, maiiwasan mo ang masasamang espiritu tsaka ang malas, di ba? Kayo ba, partner, nagpapaputok kayo? Naku, hindi. Kasi delikado siya. Tapos sa amin kasi maraming mga bata. Pero yung mga kapitbahay namin sa probinsya, gumagamit sila ng paputok. Actually, nakakatakot nga eh. Kasi bukod sa malakas yung tunog, meron talagang yung mga sparks, di ba? Tapos nakakatakot din kapag minsan nagmimintis. Kaya nang hindi siya maiwasan kasi nakagawian na. Ayan nga, at sa buong bansa po, isa itong nakagawian na yung pagpapaputok ayon po sa tala ng Department of Health o DOH. Nitong nakaraang pagsalubong po ng 2016 ay umabot po sa mahigit 900 ang mga firecracker-related injury. Marami po sa mga nabiktima ay mga bata at nakakalungkot po na sila po ay nabibiktima ng mga ligaw o kaya po ay nagmimintis ng mga paputok, kagaya po ng pikulo. Yeah, karamihan din sa mga ito, mga illegal, di ba? Like yung mga 5-star, bla-bla. Kaya nga naman sa ating pamahalaan ay pinaigting na ang kampanya kontra sa paputok. Katunayan nga ay may mga nakabimbing panukalang batas na layong ipagbawal ng tuluyan ang pagbebenta at paggamit ng paputok sa publiko. At dagdag pa rin, partner, no, itineklara din bilang Firecracker Injury Prevention Month ang buwan ng Disyembre. Kaugnay niyan, kasama po natin dito sa studio ang Provincial Officer ng Department of Health dito po sa Laguna, walang iba kundi si Dr. Gigi Janairo. Good morning, Doc, at welcome po sa dito sa Laguna. Good morning, Cubs. Good morning, Chad. Good morning, ma'am. Kasama rin ni Doc Gigi ang point person ng Health Emergency Management System dito sa Laguna, si Sir Sherwin Carl Valiente. Welcome din dito sa Laguna, sir. Magandang umaga po, Sir Chad and Ma'am Cubs. Okay, umpisahan na po natin ang ating talakayan. Doc Gigi, nabanggit po namin kanina na tumaas ang numero ng mga biktima ng fireworks, firecracker-related incidences dito sa ating bansa. Meron po ba tayong mga naitala kung ilan ang mga firecracker-related injuries dito sa Laguna? Actually, yung 900 niya kulang pa ng 32. Ang total na naitala ng APEAR, yung APEAR ay acronym siya, yun ay Action Paputok Injury Reduction Reporting System. So we have a total ng 932 cases ng fireworks related injuries noong nakaraang taon, 2015. Dito po sa Laguna? Dito sa buong bansa. Sa buong bansa. Sa Laguna, sa 2015, we only have 107 fireworks-related injuries. Dok, ano po usually yung mga klase ng paputok na nagiging sanhi ng mga ganitong incidents? Okay, madalas ang unang-una ay piccolo. We have 69 cases ng related fireworks injury, secondary sa piccolo. And sumunod doon ay 5 kaso ng Roman candles, 4 na kaso ng Quitties at saka itong 5-star. 2 doon pa ay dahil sa loses. Oh, and to think, ang loses parang siya na yung pinaka-harmless, kumbaga, di ba? It's marketed sa mga bata, so siya yung pinaka-harmless. Kayo po ba, Doc? Ano po ba ang, I mean, anong stand po ba ng DOH pagdating sa ganitong issue? Pabor po ba kayo sa total ban? Ang aming advocacy, actually, we encourage the LGUs na magpasa o mag-formulate ng ordinansa ukol sa pagbabawal ng paputok, especially itong ating indiscriminate firing ng mga kapulisan o kung sino man may-ari itong mga baril na ito. So they have to pass an ordinance. At sino yung magpapatupad nito? Doc, sino po ba usually ang nabibiktima? Madalas ay mga bata, less than 14 years old. So noong nakaraang taon, halos 48% ay mga bata ang nabibiktima.
So, taon-taon meron po kayong kampanya tungkol po sa paggamit ng mga firecrackers, no? May tema po ba ito? For like for this year, may taon-taon talagang mayroong kampanya ang DOH. And sa taon ito ng 2016, ang aming tema ay Oplan, Iwas Paputok, Fireworks Display ang Patok. So, makiisa ang mga tao sa fireworks display sa kanilang mga lugar. Ano po mga activities na, meron po ba activities ang provincial government para? Yes, we have activities actually sa buong Pilipinas naman ito. Okay. Na pinapatupad ng Department of Health. Una, kung kamukha nitong activity nyo, salamat at kami ay naintindihan. We have press, public service announcements. So, meron din kami ginagawang mga invitasyon at nakakapunta rin kami sa ibang radio station, sa ibang probinsya naman. And we also have press conferences, community and school advocacy. Meron din po kami dissemination ng infographics sa social media. And of course, we do rounds ng mga hospitals to check your preparedness and response nila. Okay. And meron din po kami simultaneous launching. Nakita niyo po sa TV, may mga nag-launch na ng Iwas Paputok campaign. So ito po ay nangyayari sa iba't ibang region ng Pilipinas. Opo, si Sir Sherwin, baka po meron po kayong gustong maidagdag doon po sa mga sinabi nito? Actually, lahat ng yan, nare-report naman, nakikita natin kasi meron ding system na ginagamit ng DOH. No? Lahat ng private and public hospitals, kinuhanan yan ng information para lahat ng mga reports nila para makita natin ng gusto yung mga nangyayari talaga during that period na, no? So, on time yung pagiging reporting ng mga hospitals natin. Kaya, minimake sure yun ng DOH para at least makita natin talaga kung ano yung totoong picture na nangyayari. Okay, sige. Maraming salamat po, Sir Sherwin and Ma'am Gigi. Sa atin pong pagbabalik, kaalamin po natin ang mga dapat gawin sakaling mabiktima po tayo ng paputok ngayong bagong taon. Lahat pong yan sa pagbabalik ng Dito sa Laguna. At nagbabalik po, andito sa Laguna, kasama pa rin natin sina Doc Gigi at Sir Sherwin mula sa DOH Laguna. Doc Gigi at Sir Sherwin, alam naman natin na kahit na anong kampanya natin, kahit na gaano kaigting tayo mga kampanya, meron pa rin mga pasaway na gagamit at magbebenta ng paputok kahit na yung mga bawal na paputok. Ano po ba yung mga kailangan natin gawin pagka sakaling tayo ay nasabugan ng firecrackers? Actually, tama ka dyan, Sir Chad, no? Ang main talaga na ina-advocate ng DOH is prevention, umiwas talaga sa disgrasya. Ngayon, kung hindi po natin yun maiiwasan, may mga first aid po na kailangan gawin, no? Wherein, itong mga first aid na to, itong mga sasabihin ko, is yung kung ano yung kayang gawin base sa kakayahan ng isang pamilya or ng isang ordinaryong pamilya, no? Kasi pag first aid or yung basic life support, nangangailangan po yun ng training. So, kung kunwari, sa isang bahay, may na-disgrasya, ano ba yung mga dapat gawin kung base dun sa kakayahan nila? For example, ang main na reason ng injury is wounds, no? Pag napuputukan, may mga wounds. Mm-hmm. Second is burns. Third is pag may ingestion or yung poisoning. And third, fourth, injury sa eye. And then kung iniiwasan nating lahat, which is the stray bullet injury, no? Ngayon, mag-umpisa po tayo sa wounds, no? Ano yung mga dapat natin gawin kapag may wounds? First,
ito yung first na three rule kapag ikaw ay isang ordinaryong mamamayan at walang training. Yung first three rule. First, always call for help. No? Kung meron ka pong kasama sa bahay, pwedeng siya yung utusan mo. Sabihin natin na humingi ko ng tulong kasi may ganitong insidente. Second, always assess for safety. Tignan natin kung safe na ba pumunta sa lugar. Mamaya pumuputok-putok pa. Tapos, pupunta mo na yung bata. Maya, ikaw naman yung madisgrasya. And lastly, titignan naman natin kung ano na yung status ng pasyente. No? And doon, kapag nakita na natin, kunwari may wound. For example, may wound. Kapag trained ka, ang unang ginagawa is binibigyan ng pressure yung wound para at least hindi magdugo. No? Pero pag sa ordinaryong mamamayan, ang una mong gagawin is wash yung wound muna, no? Okay. Hugasan natin ng malinis na tubig, and then after that, mag-apply tayo ng pressure dun sa wound part, and then habang wala pa yung tulong or wala pa pong kunwari sakay papunta sa hospital, always apply for the wound po, pressure sa wound, and then watch out na lang po kung may mga ibang complications pa, no? And isa sa mga general rule pag wounds, kapag matindi yung pagdurugo, wag na wag tatanggalin kung ano yung nakalagay doon na nakatapal. Kung kunwari, soak na po yung nakalagay, tapalan lang ulit para at least pagdating sa ospital, ma-assess kung gano'n na nga ba kadami yung dugo na nawala sa isang pasyente. Yun po. So, sa wound po yun. Si Doc, baka po meron kayong maidadagdag sa sinabi po ni Sir Sherwin? Dapat paghandaan talaga itong ganito pangyayari. Kaya sana marami pong nakikinig ngayon sa ating istasyon. And unang-una, ang mga ospital po dapat ay handa. Handa sa gamot, handa sa manpower. Dahil madalas na marami pong pasyente pumupunta sa mga ospital. No, kung i-assess po natin, gano'n po kahanda ang mga facilities po natin dito sa Laguna? Sinisigurado ng DOH na handa lahat ng hospitals, especially yung government hospitals. So meron kami ginagawang inventory para alam namin kung ano yung mga kailangan nila. Gamot, mga bandage, and even the manpower. We assure na ready ang ating mga government hospitals. Okay po. Kanina po nabanggit ni Sir Sherwin na merong injuries na related din sa mga stray bullets. No, no? Kasama rin po ba itong mga firearm-related incidents sa inyong kampanya? Yes, kasama siya. Sa Laguna, nung nakaraang taon, wala po tayong na i-report na stray bullet or yung indiscriminate firing. Pero nagkaroon po tayo sa Cavite ng apat na kaso. Pero ito naman po ay lahat buhay. So, talagang kailangan pa rin po pag-itingin yung ating kampanya laban dito sa indiscriminate firing. Kasi yan yung nakakamatay. Okay. Maraming salamat po, Doc. Maraming salamat din po, Sir Sherwin. Partner, at this point, siguro napapag-usapan yung indiscriminate firing, no? At this point, pakinggan po natin ang ulat ng ating DSL correspondent na si Joey Gabiano patungkol po sa indiscriminate firing. Kinapanayam po niya si PNP Calabarzon PIO Chief Police Superintendent Citadel Gawiran. Joey? Yes, Cabs, isa nga sa mga sanhi na aksidente ngayong holiday season, bukod sa paputok ay ang mga ligaw na bala o stray bullets. Ayon sa ating Police Regional Office ng Calabarzon, noong nakaraang taon ay may naitalang 17 insidente ng ligaw na bala sa rehiyon at 7 dito ang nasugatan. Sa kabutihang palad ay walang buhay na nasawi sa mga insidenteng ito. Meron po ba tayong gun ban this year? Wala naman. Usually kasi nagkakaroon tayo ng gun ban pag gano'y election period. Diba postpone naman yung election, so yung barangay. So wala naman tayong gun ban. Ano po kaya mga ginagawa po ng ating local PNP para po maiwasan po itong mga gantong cases ng stray bullets po? Of course, yung ating intensified checkpoint, ano? Apo. So para prevention, baka in case makaka-ano tayo sa checkpoint na may mga motorist tayo na may dalang firearms, tapos verify natin kung hindi siya lisensyado, so ikapag-speak natin. And of course, coordination sa ating mga local government, tapos sa ating mga barangay, kasi usually pag meron naman dyan mga indiscriminate firing, ang una naman dyan nakakalam, syempre yung barangay. Apo. So, inano natin, pinapag-usapan natin yung ating mga barangay tanod, yung ating mga barangay officials na kung kaya nila kausapin yung mga kabarangay nila na pag meron silang nalamang like
kapitbahay. So, malalaman na nila yun, oo. Kasi sila naman yun talaga, ikaw mo, eh. May kapitbahay kang nagpapatay. Madali mo malalaman, madali naman malalaman yun eh. Anyway, kung yun nga, kung parang may hinala sila, pwede na lang ipagbigay alam yun. Last na po, ma'am. Parang imparting message na lang po sa ating mga kababayan na tungkol sa stray bullets. At ano po kayang magagawa para maiwasan po ito at para makaiwas din po sa mga aksidenteng ganito, ma'am? Opo. Sabi po mga kababayan, syempre ang gusto naman po natin ay maging maayos po, no? Yung pagse-celebrate natin ng Pasko at yung coming na New Year. So, siguro yung po paalala natin instead na gumamit ng mga malalakas na paputok o ano is yes, ano, mag-ingay na lang tayo. Opo, like, gumamit tayo ng alternative na ano, di ba? Na pampaingay po. Oo, pampaingay. Mm-hmm. Oo, bawas na tayo, makakatipid na tayo, makakaibos pa tayo sa disgrasya. Ngayon naman po, sa ating mga babae, kung sa tingin niyo yung kapitbahay niyo, may nakita kayo na nagpaputok indiscriminately, ipagbigay niyo alam kagad sa inyong barangay officials o kaya sa inyong local police para at least ma-actionan po natin. Marami po salamat, ma'am. At yan po, narinig natin ang mensahe ni Police Superintendent Citadel Gawiran para sa ating mga kababayan patungkol sa mga ligaw na bala ngayong holiday season. Maraming salamat po, ma'am. At muli, ako si Joey Gabiano para sa Dito sa Laguna. Maraming salamat, Joey, at maraming salamat rin po kay Superintendent Gawiran. Mag-pause lang po tayo for a short break at magbabalik po ang Dito sa Laguna. At nagbabalik ang Dito sa Laguna. Bago tayo mag-commercial break, ay may napakinggan tayong paalala mula sa PNP kaugnay sa pagsalubong sa bagong taon. Tama, partner, no? Kailangan talagang i-report, no? Pagka meron kang nakitang naggumagawa ng mga illegal activities during yung New Year celebration. Oo, kasi hindi naman sapat na hindi ka gumagamit ng illegal na paputok. Kasi maaapektuhan ka pa rin. Para makatulong ka rin na maiwasan yung mga firecracker-related injury, kailangan talaga mag-report. Hindi. Ayan. Balik naman po tayo kay Sir Sherwin. No? Kanina, sir, na napag-usapan po natin yung mga dapat gawin kapag meron po tayong injury na firecracker-related. Nabanggit po natin kanina yung wounds. Pero meron pa pong iba. Ano po ba ang dapat gawin kapag halimbawa may ingestion na nangyari? Actually, yung ingestion, ang first rule pag may poisoning kasi is wag na wag mong pasusukahin yung bata, no? Wag na wag mong itatry na ilabas kung ano yung na-ingest niya, no? Kasi kapag yung na-ingest niya is parang corrosive or parang nakakapekto dun sa daanan papunta sa bituka, tapos ilalabas mo pa ulit yun para magiging double jeopardy na yun. So yun yung first na hindi dapat or isa ulo ng mga tao sa ating community. Wag na wag subukang pasukahin yung bata or yung nabiktima. Second, kapag meron kayong available na egg whites, yung egg whites po natin para sa mga bahay-bahay, pwede po nating patikin nung egg whites yung na-poison na bata kasi nakakatulong ito para medyo ma-neutralize or malessen yung effect nung poisoning, no? And then dalhin kaagad-agad sa pinakamalapit na hospital yung victim.
So, yun po. Interesting. Ngayon ko lang nalaman, hindi pala siya dapat pasukahin. All this time, yun ang, I mean, plus all this time, yun yung parang turo din sa atin, di ba? Na parang ipalabas mo na sa bata pag na-ingest niya. Eh, sir, ano naman ang kailangan gawin pag, say, meron kang paso, meron kang burns? Yung burns naman kasi is may tatlong kategory yan. First degree burn, second degree burn, and third degree burn. Ngayon, pag first degree burn, superficial lang siya. Medyo painful siya and redness. May redness na makikita. Ang first na gagawin mo lang siya is i-flush mo siya sa cool na water. No? Tapos wag na wag mo siyang maglalagay ng kahit na anong ointment, yung sinasabi nila, yung toothpaste, gano'n. Mm-hmm. Kasi baka maka-add pa siya ng injury. Yun yung gagawin naman sa first degree burn. Pag second degree burn, ito naman yung mga burn na kunwari yung may blister na. Kung nakikita yun, yung parang lumulobo na. Yun yung second degree burn po natin. Ang gagawin naman po doon, same, i-flush lang po yung affected area sa running water, cool water, and then wag na wag pong puputukin yung blister. And then ilagay po agad siya sa pinakamalapit na health center. Ngayon, pag yung third degree burn naman po, yun na yung medyo deep charred na siya, medyo malalim na. Kaya medyo numb na yung area. Wala po tayong gagawin doon. Dalhin po agad sa pinakamalapit na hospital yung pasyente at i-reassure po natin siya. Upo natin siya sa pinaka-comfortable na position. Tapos dalhin na nga po siya agad sa pinakamalapit na health center. Interesting toothpaste to. Parang I grew up thinking na nilalagyan siya ng toothpaste. In fact, may naaalala ko dati, isang relative ko, nung may nakita burn, pinutok nila yung blisters. Oo, mali pala yun. Okay, so yan, tandaan po natin, mali po yung mga nakagawian po nating mga practices. Ayan, ayon po sa ating mga health practitioners. Sir, meron pa bang ibang injuries na kailangan natin pagtuunan ng pansin? Actually, ang isa sa mga pinakakaman din na tinatanong is yung injury sa eye. No? Paano pag naputukan yung eye? No? So, ang kapag train ka, ang first na first mong gagawin is i-flush mo yung mata using clean water or normal saline solution or yung mga kahit anong sterile na water. Pero kapag kunwari wala kang trained, ang first na gagawin mo is papikitin yung pasyente. Kung pwede, lagyan mo ng takip, ng medyo damp cloth, yung mata niya. And then, isecure mo po yun. And then, dalhin na po sa pinakamalapit na hospital. Bakit mo siya papipikitin? Para po ma-prevent yung further injury. Kasi pag nakadilat po siya, may tendency na mas lalo po niya yung kakamutin. O kaya po, mas pag nagko-close, open-close yung mata niya, mas lalo pong may mga particles minsan kasi na naiiwan, baka mas lalo pong ma-damage yung cornea or yung mata po niya. So, ang gagawin lang po, papikitin, and then takpan po ng medyo damp clothing, and then dalhin na po sa pinakamalapit na hospital or health center. Daming tips, ang daming mga paalala kung ano ang mga dapat gawin kapag may injury. At ayan po, mabalik naman tayo kay Doc Gigi. Yes. Doc, baka po meron tayong mga ilang paalala mula sa Department of Health para sa pagsalubong ngayong darating na bagong taon. Sana po maging aktibo lahat tayo sa pagre-report nitong ating mga firecrackers injury para malaman din namin kung gaano kalala o gaano karami na apektuhan ng biktima sa atin. And yun nga, ang sabi ni Sherwin kanina, we have an online national electronic injury registry na nagpa-participate doon ang 50 hospitals, participating hospitals. At sila yung masipag at nagre-report ng mga insidente ng firecrackers injury. For sure. And may nice kayo itagdag? Usually, pag ganitong season, naka-code white po ang Department of Health. Meron po kami mga personnel na naka-station po sa region, sa offices po namin, and sila po yung nagtatrack ng mga incidents po natin or yung mga firecracker incidents or any incident po na pwedeng mag-occur during this season. So, rest assured po na naka-standby po yung DOH at naka-antabay po sa kung ano man yung mga darating na mga insidente na related po sa ating darating na kapaskuhan. Even the hospitals, naka-code white alert sila. Kasi kailangan ng preparedness. Partner, may hawak si Sir Sherwin. Yes. Ano po ba yan, sir? Isa to sa mga IEC materials po namin. Ito po yung main na ina-advocate po talaga ng Department of Health, which is iwas paputok po talaga. Yun po talaga ang pinaka-importante na kailangan natin gawin. Umiwas po sa disgrasya
and of course, ligtas na pagdiriwang, no? Dito naka-indicate po yung mga paalala ng kagawaran ng kalusugan sa ating mamamayan para at least mas masaya yung ating mga pagdiriwang na magaganap po sa ating mga bahay-bahay. So, dito po, meron din po yung mga hotlines. Tapos, ang pinaka-importante po ay alamin kung ano yung mga emergency hotlines po natin dito sa Laguna para at least po, pag may mga cases po or mga emergency situation, alam po kung sino yung unang tatawagan po natin, no? Kasi pag mas mabilis po yung pag-responde, mas mabilis yung chance na makapagbigay po agad tayo ng mga paunang lunas at mas mataas po yung survival po ng mga ating mga victims, no? So, yun po. Maraming salamat po, Sir Sherwin. Maraming salamat din, Doc Gigi. Partner, napaka-delikado talaga ng mga paputok. Kaya kami, ever since, hindi, although syempre, nung una-una, before the massive advocacy campaigns ng DOH, every now and then, Lucis, Roman Candle, Quintis, ganun. Pero, right, nowadays, parang iiwas na talaga. Bukod sa malaki yung chance na ikaw ay madisgrasya, nagsusunog ka pa ng pera. Yes. Oo, totoo yan. Napakamahal din naman kasi ng mga ganitong firecrackers, mga fireworks, mm-hmm. and not to mention yung damage sa ating environment. Yes. Diba? So, kaya mas maganda talaga na umiwas na lang tayo sa pagpapaputok. And at the same time, sana maalala natin yung mga itinuro ng ating mga bisita. Marami pala sa nakagawian nating mga practice ay mali. Mm-hmm. Nakalakihan natin, nakagawian, nakatandaan. So, siguro it's time na matutunan natin at i-share din natin sa iba yung ating natutunan. Yung mga tamang mga gawi. O, tamang gawi pagka po tayo ay nai-endure. Yes. At dito na po nagtatapos ang isa na namang episode na dito sa Laguna. Para sa inyo mga mungkahi at reaksyon, mari lamang tumawag sa numerong 536-2433 at i-like din ang official page na dito sa Laguna, facebook.com/dito sa Laguna. Muli, ako po si Chad. At sa ngalan po ng bumubuo ng Dito sa Laguna team, isang maligayang Pasko at ligtas na pagsalubong ng bagong taon sa ating lahat. Muli, ako po si Caps. Hanggang sa susunod na episode ng Dito sa Laguna. Laguna. Dito sa Laguna.